Hello, mapagpalang araw sa lahat. Ito tagapaglingkod nyo si Tinit Martial Arts. So ito na naman po ang muli nating pagbahagi ng gamit. So ibabahagi natin bato umo 5-in-1, bawi sa mata, isang bibig, at meron po tayo mga previs. Pero imumungkahi ko po ngayon na matalad yung kukuha sa atin simula sa pag-vlog ko na ito hanggang sa susunod, kasi ibabahagi natin ang 24. So lahat ng mag-order sa akin, bibigyan ko na ng kopya. So lahat ng order, ma-bracelet man yan, ma-5-in-1 man yan, baaw isang mata, isang bibig, mabato umo, bibigyan ko po ng kopya. So, ang 24, ulitin ko, saan nga bang galing? Ito po yung dala po, binahagi po. So, kapatid natin, napakita ng banal doon na tinawag nilang si Dumagsa. Bakit Dumagsa? Kasi dumating lang siya bigla sa Surigao na hindi wala nakakilala. Talaga kung taga saan siya, sino talaga siya, kaya siya tinawag niya Dumagsa. So, si Dumagsa, Commander Dumagsa, nagbigay nito. At yun, tinangkilik ng tagadakong Surigao. At kaya nagkaroon sila ng maraming 24 doon, pati na si Father Bacos, Father Navarro, at pati ang grupo ni Kuya Litoy dyan. So yan po, ibabahagi natin. So ang likod yan. So bago pa lang lahat, paki-like, share and subscribe po. So napaka-blurred po, pero yan, may sulat kamay ko po yan. Inag-blurred talaga ang bullpen na pula. Iwan ko bakit blurred. Eh, medyo madamot siya, pero yan, mababasa pa rin ang pabahagian natin. Yan, ganun ka, ano, ng 24. So, yan. So, hindi ko na siguro muna sasabihin kung ano pang gamit, kasi paulit-ulit ko na lang sinasabi kung ano ang gamit ng bato umo, kung ano ang gamit ng bawi sa tayo sa bibig, ng langisan, ng pampaswerte, at kumamila si mga bracelet. Ang focus kong muna ngayon ito. So, 24, galing kay Dumagsa ng Surigao. At nandito naman, ito po ang simula ko. Ito po ang pinakaunang orasyon ko na dinibosyonan nung ako'y nagsimula pa lang way back 2013. So, meron po itong pitong ano. Maliban po sa ama namin, Abi Maria, Lawalhati, at saka Sumasampalataya, meron pong pitong orasyon na pundasyon at may kasamang basbas sa hulihan. So babasahin ko. Ito ang ano, devotion o panata sinulat ko. Yan. So yan ha. Merong ama namin, of course, hindi yan mawawala, 3 beses. Ave Maria, 3 beses. Lawalhati, 3 beses. Sumasampalataya, 3 beses. At ang una, pampawi ng galit. Kasi yung pampawi ng galit, hindi lang yung galit ng kaaway mo, pati yung sarili mo. Pag binabat-bat o sinasambit mo ang urang ito ng pampawi ng galit, pati sa sarili mo, marunong ka nang magpatawad sa iyong kapwa. Okay? So, ang orasyon ng pampawi ng galit, lagi ko nang sinasabi ito, pero ulitin ko ngayon. Ito po, pampawi ng galit ang una. Aleluya, 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 bobestom panastiorum. Aleluya, 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 bobestom panastiorum. Aleluya, 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 bobestom panastiorum. Ang pangalawa, kapangyarihan sa sariling katawan. Bakit kailangan natin? Meron pa lang dasal na kapangyarihan sa sariling. Meron po tayong sariling kapangyarihan. Yun nga, isipin natin tayo po ginawa ng amang makapangyarihan na ka-imahin niya o kahawig niya. Of course, meron po tayong butil na ibinahagi ng Panginoon mula sa kanya. Yun ang kapangyarihan na gusto niyang buksan natin. So, sample natin is 52 gland, yung ikatlong mata. So, yan, kapangyarihan sa sariling katawan. Orasyonim pacte rompe Christi morando adibato vita igusum cross orasyon. Orasyonim pacte rompe Christi morando adibato vita igusum cross. Orasyonim pacte rompe Christi morando adibato vita igusum cross. At pangatlo, balute sa katawan. Ano bang balute? Armas po. Armas, kasuotan. Yung way back, titingnan nyo po ang nagdaang mga gera, nakasuot ng mga baluting bakal, yung mga
army doon o mga sundalo, mga kawal noon. So yun ba ang kahulugan ng balute sa katawan? So meron kang armas, tingnan ang kaaway mo. Lalo na sa mga nagsasanay ng karunungang dilim o sa kaliwa o makakaliwang grupo. Pag sinasambit mo ang balute sa katawan, makikita talaga nila na ikaw ay may balute na nagliliwanag. So meron kang tinatawag na shining armor. Yan. So makikita yan ng mga, lalo na yung mga nag-witchcraft o magkukulang o mga aswang. So yan po, ito ang balutik sa katawan. Akram inderem perdium. Akram inderem perdium. Akram inderem perdium. So sa taguliwas naman, bakit nga kailangan taguliwas? So siyempre kung pagtangkaan ka ng taong may galit sa iyo o may masamang tangka, ito po ang nararapat. So yan, taguliwas is aromat mat matlaparat. Napakasimple. Aromat mat matlaparat. Aromat mat matlaparat. Okay? Sunod naman, liwas bala. So, lima. Panglima, liwas bala. Bakit kailangan natin magkaroon ng liwas bala? Eh, wala naman tayong kalaban. Yun ang laging sentimental, yun lagi ang nasa intelektual ng tao. Eh. Bakit kailangan ko ng depensa? Bakit kailangan ko ng pangliwas bala? Eh, wala naman akong atraso. Eh, wala naman akong kaaway. Isipin natin, maraming napagkamalan, 'di ba? Maraming napagbintangan o maraming nadadamay. Lalo na dito sa amin sa Dakong Mindanao, hindi na ikakaila na talagang mayroong biglang girang darating o biglang putukan na darating. So ito po ay mainam. So yan. Liwas bala is abesto abitelio abistanti cruz. Abesto abitelio abistanti cruz. Abisto abitelio abistanti cruz. Yan. So, kung may liwas bala, of course, meron din tayong kabal na isasama. So, ang kabal, bakit kailangan kabal? Kunyari, may madiskrasya ka sa motor or tamaan ka ng mga masasabi natin, ligaw ng bala. So, kung may taguliwas, mas mainam din may kabal. Kasi meron din kasing gumagamit ng baril na may malakas din na kapangyarihan na tumatago sila. Oh. Hindi basta-basta na gamitan ng sumpa ang kanilang bala. Kasi meron nga akong encounter dati na nagtaka kami, yung basiyo ng bala ay may latin. Nakamarking talaga, naka-engrave ng basiyo at saka yun sa bullet na may latin. So ganun kalakas na grupo yun. Yan ay way back sa grupo ng Singaw yan. Isang commander dyan ng Singaw Kidapawan dati. Yan ang tao na tumakbo talaga si Commander Binsar noon. So, big shout out po sa mga nakakaalam yan. So, yan. So, kabal is awit Dios adit. Napakadali. Awit Dios adit. Awit Dios adit. So, yan. Ito naman, pang pito. So, meron na tayong one, meron tayong pampawi ng galit. Pangalawa, kapangyarihan sa sariling katawan. Pangatlo, baluti sa katawan. Pangapat, taguliwas. Panglima, liwas bala. Panganim, kabal. At saka pangpito, ito na po ang pagtawag natin sa ating gabay o spiritual cooling. So pinakauna talaga tawagan ng gabay ni Panginoong Yeshua Kristo o ni Kristo. Okay? So bakit kailangan natin? Siyempre, walang kabuluhan ng ating buhay kung wala ang paggabay ng ang mga may kapal at ang kanyang itinalagang sugo para sa atin. So dito ay inilagay ko sa spiritual cooling ang paggabay ng banal na Kristo. Okay? So ito, Christum Dominum Nostrum Crucem Yeshua Hominum Salvator. Again, Christum Dominum Nostrum Crucem Yeshua Hominum Salvator. Christum Dominum Nostrum Crucem Yeshua Hominum Salvator. Yan. Of course, panghuli, para mas lumakas lahat ng sinasambat na aura, at mas lumakas pa ang 24, lagyan natin ng basbas. Okay? So, ang basbas, ito po, kahit pa i-loud speak ko sa inyo na, ipaalam ko na. Kasi hindi na kasi kailangan i-damot pa ito ngayon kasi alam natin na may banta na may paparating na kaguluhan. So, kailangan natin ibahagi. So, ito, Madre de Cama, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Mateo, ang apat na ebanghelyo. Basbasan mo po ang orasyon at ang gamit ko, Panginoon, at isama niyo rin po ako upang maging mabuti at maging matiwasay
ang aking buhay. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Panginoon ko, ibahagi niyo po sa akin ang inyong pagkamakapangyarihan. Uhang banal na haleluya. Yun lang. Isang bisis ko lang sasambitin ang basbas, kaayo na bahala ang mag-review. So again, big shout out sa ating mga kapanalig, sa mga kasangga ko sa Panggamutan, Crystal Clean Kisagan, Mamira Aldi, Girly Dagdag, at saka Dato Kalasag. Sila yung tumutulong sa atin, at saka si Marochelle. So tumutulong sa atin pag mayroong mga labanan, spiritual warfare o panggagamutan. So next naman is big shout out sa mga walang sawang tagapagtangkilik. So kapatid natin si Nanay Priscilla, papauwi na March. So ito ang nangyari kay Nanay Priscilla. Andun buhay sa Amerika. Mula nung nakababahagi tayo ng mga ilang gamit sa kanya, mga dasal, bigla na lang nagkaroon siya ng mensahe galing sa Ama. So plano niya, uwi siya ng Pilipinas upang makapanggamot siya o makapaglingkod siya sa kanyang kapwa doon sa Dakong, Baguio City. So isipin niya, iiwan niya ang marangyang buhay sa Pilipinas. US citizen na po sila, tapos kasama yung pamilya niya. Iiwan niya ang pamilya niya, siya mauna, uwi siya dito sa probinsya, uwi siya ng Baguio at doon siya ay manggagamot. So isang halimbawa na pag ikaw ay tatawagin ng Amang Makapangyarihan upang makapaglingkod sa iyong kapwa at sa kanya, sa Amang Banal, walang imposible. Talagang kahit saan ka pa, ikaw talaga ay makaka-uwi sa Pilipinas upang maglingkod. Yeah. So big shout out Nanay Priscilla. Big shout out na Jelen Estorco, Sandra Ihon, ng USA yan. And of course, kapatid natin, Jelen Lentopas, o becoming Norwegian ng nasa Norway po. Pero si Lentopas po ay taga Iligan or Butuan ng address niyan. And of course, kapatid natin sa Canada, si Jose Lito at si Gilbert. Yan. Kapatid din natin sa tinatawag nitong nasa Sydney, Australia, si Lyra. At of course, kapatid natin si Maria Ramos Navarro ng United Kingdom. So big shout out sa inyo. Sa Japan, Lolita Sia, Monique Tibi, Raymond Harong, Ana Unake, at saka LB Kanato. Big shout out sa inyo mga kapatid. At walang, maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik sa gamit. At of course, kapatid natin sa Israel, Nanay Trulita Buccini at saka Nanay Pubadora. At kapatid natin sa UAE, ayan, Maril Marcos ng Athens, Greece. Ayan, maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay. Sa mga kapatid natin nasa Brunei, nasa Saudi, ayan, Geraldo Chudusio ng California. Maraming salamat po kuya sa tabang o sa tulong po na walang sawa na tulong. Okay? Of course, maraming salamat sa lahat na tumatangkilik. Ito na kapaglingkod nyo. Arlon Ritoa ng Apari, maraming salamat. Quezon Province, andun po si Ronald Mugol. Sa Taguig, General Air Cadizon, Naldi Benedicto at saka Lisa Benedicto. Sa Bacoor, Cavite, Amor Miranda at saka si Cassandra Sabtal. Sa Bulacan, si Huinya Latoja, isa ding manggagamot. At of course, si Generous Generous Panghilinan ng Bulacan. Alice Ulmug, Lisel Vargas at saka Alice Ulmugis ng Maynila. Micaela Wenceslao, Nida Moncal, Mr. Manlutz ng GMA. Sa Pangansinan, si Marusil. Sa lahat po hindi ko masyadot, basta alam ko na tumatangkili kayo, kaya ako nagpapasalamat sa inyo. Sa mga kapatid natin ng Cebu, Julian Otamis, RG Arbalo ng Bohol, yan, Julius Dael, yan, maraming salamat sa iyo bro. At of course, Harok Mamilda ng Tagum, Sinumbang Lansang ka sa Mr. Lonyo ng Bukidnon. At of course, Al Hussein Lakibol, Hara Julia at saka Hard Vader ng Daku Sampuanga. At of course, kapatid natin sa Cotabato City, mga membro ng Ilaga na nakaabot pa kay Mao. Sa historia ni Mao, walang iba si Michelle Mosney, Richard Mosney at Alexander Mosney. At of course, kapatid natin, Dato Kalasag, ang ating kasangga. Si Dato Kalasag ay membro din ni Commander Bukay ng Haring Bakal. Pero kasama natin yan
sa kanata. At sa lahat, at Mr. Samuel ng General Santos, sa lahat po ng matapatang kilig, sa kasamahan ko dito, Romel Magbanwa, Anito Introliso, Tatay Pipi at saka Dudong, at sa iba pang tumatang kilig, maraming salamat sa inyo at hanggang sa muli, ito tagapaglingkod nyo. Ito ang masasabi ko upang yumabong ating buhay. Matuto tayong magtanim ng binhi ng kabutihan sa ating kapwa upang tayo umani ng maraming kabutihan at ay kahabagan ng ating amang matapal. Pagpalain awa tayo ng mga banal. Maraming salamat at hanggang sa muli. Ito tagapaglingkod nyo. Sana kayong mag-atubili, mag-like, share, at subscribe po sa video natin. Paalam muna sa ngayon hanggang sa muli.